nakamit ni Juan Karlos Labajo ang tagumpay sa pagiging finalist ng The Voice Kids Philippines, hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang kalinga ng kanyang ama. Narito ang report. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa husay ng 13 taong gulang na si JK Labajo ng The Voice Kids Philippines? Bukod sa galing nito sa pagkanta ay ang natural na karisma ng 13 anyos na si JK. Pero sa likod nito ay ang isang batang nangungulila sa kanyang ama. Ipinagbubuntis pa lang si JK ng kanyang ina ay iniwan na sila ng amang Aleman. Oliver Stoltz daw ang pangalan ng kanyang ama. Hindi nila alam kung nasaan si Stoltz ngayon at hindi pa rin nakikilala ni JK. Lumaki ka ba na hinahanap-hanap mo ang tatay mo? Narealize po na may kulang po when I was 7, naiinggit po. Oo, kasi po may mga events po sa school, like graduation. Both their parents will come po, their mom and their dad. I really need my father as my buddy. Mm. Yung ano po? Yeah. Kasi di ba po, I don't have a mother. Oo. Ipinakita ni JK sa amin ng larawan ng kanyang ama na nakuha niya sa internet. Gwapo nga siya. Ipinapanawagan po namin ang nawawalang tatay na ito. Superstar na ngayon, ang anak mo. Baka pwede ka na magpakita. Ang sabi ng kanyang lola, kamukhang kamukha raw ni JK ang kanyang tatay. Meron kaming picture sa daddy niya. 100% gusto niyang makilala yung daddy niya. And I actually have her picture. Naulila na sa ina si JK matapos itong sumakabilang buhay dahil sa cancer noong isang taon. Lalong nakaramdam ng pangungulila sa magulang ang batang singer at ang paghahangad na makilala ang tunay na ama. Hindi pirmado ng amang Aleman ang birth certificate ni JK. Pero ayon sa Family Code ng Pilipinas, at UN Convention on the Rights of Children ay may mga karapatan ng mga bata sakaling hindi sila kinikilala o kaya na may inabandona ng sariling magulang. Foremost, kailangan natin malaman ano yung mga iba pang mga details about the father at ma-establish yung kanilang relasyon. Ilan sa iba pang nasa showbiz na pinaghahanap din ng mga ama ay ang singer na si Luke Mijares, mga artistang sina Angelica Panganiban at Jesse Mendiola, maging ang basketball star na si Mark Pingris na kailan lang nakilala ang ama na Frances. Kasi kahit sa birth certificate ko, wala yung pangalan ng ama ko. Ang broadcaster na si Bill Velasco, 23 taon naman ang hinintay bago nakilala ang Amerikanong ama. I have closure. Nakuha ko yung gusto ko. Nakilala ko siya. Alam ko na kung saan nanggaling yung kalahati ng personality ko. May pangihinayang naman si Matt Evans na hindi nagkaroon ng pagkakataong makita ang sariling tatay. Yung dad ko nga, pumanaw na. Doon nag-crush yung mundo. Nahanap ko pero hindi ko nga lang nakita. Higit sa 13 taon na ang nakakalipas, walang alam ang pamilya ni JK kung bumalik sa bansa ang amang Aleman. Pero ayon sa Bureau of Immigration, hindi naman imposible na makilala ni JK ang kanyang ama. Kung kailangan niya po yung travel records ng kanyang ama, pwede po siyang sumangguni sa korte or dito po sa Bureau of Immigration. Ayon sa batas, bilang isang menor de edad, ay dapat lang nasuportahan si JK ng kanyang ama. I want the love mismo for my father. The care for my father. Really? I don't need the money.